Nagulat ang lawyer nang makita ang batang namumulot nga ng pagkain sa basurahan. Para may mauwi nga daw ito sa kanyang may sakit na ina. Laking gulat nga niya nang makita ang ina ng mga bata. Anak nang, ngayon pa ata ako masisira ng sasakyan. I'll be late for my meeting. Inis na sabi nga ni Marvin sa kanyang sarili nang tila pupugak-pugak ang kanyang kotse. Pilit nga niyang itinabi ang kotse sa gilid ng kalye. Alas 8 na nga ng gabi noon. Kaunti na nga ang mga sasakyan at madilim na nga ang paligid. May kliyente sanang tatagpuin si Marvin na nais nang magkonsulta sa kanya. Abala ito sa umaga kaya't nakiusap na nga lamang sa gabi. Sana nga sila magkita. Nang naitabi nga ni Marvin, ang kotse sa gilid ay bumaba na nga siya at itinaas ang hood ng kotse. Umusok yun at tuluyang namatay ang makina. Kilalang abogado si Marvin. Sa edad niyang 28 ay binata pa rin siya. Maraming babaeng nagkakandara pa para makapag-date man lamang sa kanya pero abala si Marvin sa kanyang karera at ang totoo, hindi pa rin ito nakaka-move on sa dati nga niyang nobya. Oh my gosh, ngayon pa talaga ito nangyari. Kung kailan gabi at may meeting ako, pasigaw na sabi nga ni Marvin at sinipa niya ang isang lata sa harap niya. Tumalsik yun at tumama sa gilid ng basurahan. Aray! Sabi nga ng isang maliit na boses ng batang lalaki. Laking gulat nga ni Marvin ang marinig ang boses na yun. Kinabahan siya. Dahan-dahan nga siyang naglakad papunta sa gilid ng basurahan at nagimbal nga siya nang makita ang isang bata na nakasiksik nga sa gilid ng drum ng basurahan. Bata, anong ginagawa mo dyan? Nag-alalang tanong naman ni Marvin. Natamaan niyo po ako ng lata eh. Sabi nga ng maliit na tinig. Ay, sorry bata, halika dito. Sambit nga ni Marvin. Hindi po ako makagalaw. Wika nga ng bata. Bakit? Nagtatakang tanong nga ni Marvin. Naipit po ako, pwede po bang pakiusog po yung drum na basurahan? Kiusap nga ng batang umiiyak na. Madumi ang basurahan kaya't gamit ang paa ay dahan-dahang inusugan ni Marvin ang drum. Dahan-dahang tumayo ang bata mula sa gilid. Marumi ito pero kita nga ni Marvin ang luha sa mga pisngi nito. Ayos ka na ba? Bakit ka umiiyak? Masakit po kasi ang kamay ko, niipit po kasi. Salamat po sa pag-usok po ng drum, sir ha. Nasugatan ka ba? May dugo ba? Usisa nga ni Marvin. Wala naman po akong sugat, salamat po. Eh bakit ka ba kasi naipit dyan? Sagot naman ng bata. May inaabot po kasi akong lata ng corned beef. Naipit po ang kamay ko nung pinilit ko pong kuhanin ang lata. Paliwanag nga ng bata. No, I mean, bakit ka nasa basurahan? Naghahanap po ako ng pagkain. Halos madurog ang puso ni Marvin sa kanyang narinig. Nahabag siya sa sinabi nga ng maliit na bata na tila 7 taong gulang pa lamang. Halika, doon tayo sa may tapat ng kotse ko mag-usap. Ang baho dito eh. Yaya nga ni Marvin sa bata at naglakad na nga silang dalawa sa harap ng kotse niya. Bakit po tayo nandito? Inosenteng tanong ng bata. Nasiraan kasi ako ng kotse. Sorry nga pala, tinamaan ka ng lata na sinipa ko kanina. Sa sobrang inis ko yun. May meeting sana kasi ako eh, kaso nasiraan ako ng kotse. Paliwanag nga ni Marvin. Naku, may kilala po akong gumagawa ng kotse. Gusto mo po tawagin ko? Alok nga ng bata. Talaga? May kakilala ka? Sige nga tawagin mo. Hihintayin ko kayo dito. Sige po. Tumakbo nga ang bata papasok nga sa isang eskinita. Hindi na nga inaasahan ni Marvin na babalik pa nga ito pero makalipas lamang ilang minuto, bumalik ang bata kasama ang isang matanda na may dalang toolbox. Magandang gabi po sir, nasiraan daw ho kayo ng sasakyan? Magalang na bati nga ng matanda. Magandang gabi din ho. Naku, bigla na lamang pong umusok tong makina at saka tumigil yung pagandar. Bago lang po itong sasakyan ko pero hiniram kasi nung kaibigan ko kahapon. Eh baka may nasira siya. Kwento nga ni Marvin. O sige, titignan ko iho. Wika ng matanda at nagsimula na nga itong magkumpone ng sasakyan. Akala ko ay hindi ka nababalik ha. Salamat bata ha.
Eh, syempre po, babalik ako. Kailangan po ninyo ang tulong ko eh. Nakangiting sabi nga ng Tesoy na bata. Napansin nga ni Marvin na napaka-cute nga ng bata at maputi din ito, pero madungis. Sir, may lumuwag po na wire lang po dito. May mga kailangan lang po akong higpitan tsaka ayusin. Mga 30 minuto po, maayos na po to. Ah, ganun ba? Sige po, pakiayos na lang. Salamat. Tinawagan nga ni Marvin ang kanyang kliyente at nagpaabiso na matatagalan lamang siya dahil nasiraan nga siya at hihintayin na nga lamang daw niya. Napansin nga ni Marvin na may mga karinderya na malapit nga sa kinaroroonan nila kaya't niyaya nga niyang bata. May mga karinderya pala sa banda doon. Gusto mo bang kumain? Wala po akong pera pambayad sa karinderya eh. Kaya nga po ako naghahanap ng pagkain sa basurahan kasi wala po akong pambili ng pagkain namin. Kuwento pa nga ng batang madungis. Ayos lang yon. Ililibre na lang kita, total. Tinulungan mo naman ako makahanap ng mekaniko eh, tara? Talaga po? Maraming salamat po, sir! Manong, pupunta lang po kami dun sa karinderya. Pakisabihan na lang po ako kapag tapos na. Paalam nga ni Marvin sa matandang mekaniko. Nagpunta na nga ang dalawa sa karinderya. Kumain ka na, para sa iyo lahat yan. Sad nga nito nang umorder na nga sila ng menudo, fried chicken at kanin sa lamesa. Sa akin po lahat ng to? Gulat na tanong nga ni Justin na tila ba natataranta sa mga pagkaing nasa harapan niya. Oo naman, kumain ka lang ng kumain dyan. Lalong naawa nga si Marvin sa bata dahil gulat nga ito pero menudo at fried chicken lang naman ang nasa harap nga nito. Pwede po bang kalahati lang po ng mga to ang kainin ko? Para po may uwi po ako kay nanay tsaka sa kapatid ko. Nasaan ba ang nanay at kapatid mo? May sakit po ang nanay ko eh. Nasa bahay lang po siya. Binabantayan po siya ng kapatid ko. Ubusin mo na yan. O order na lang ako ng iba pang pagkain para ita-take out natin para sa nanay at kapatid mo. Tila naantig naman si Marvin dahil iniisip pa rin ng batang ito ang kanyang kapamilya. Maraming salamat po talaga! Halos mabulo na ng bata habang kumakain. Halatang gutom na gutom nga talaga ito. O dahan-dahan lang sa pagkain, huwag kang magmamadali. Sa'yo lang naman lahat ng yan eh. Baka mabulunan ka. O kaya heto, minum ka muna. Hmm? Eh kayo po sir, hindi po ba kayo nagugutom? Pag-aalala nga ng bata sa kanya. Ayos lang ako. Busog pa naman ako eh. At pagkatapos dito, may pupuntahan din akong dinner meeting. Ikaw ba? Kailan ka ba huling kumain? Parang gutom na gutom ka. Eh kaninang umaga pa po ang huling kain ko eh. Yun po kasing pangtanghalian ko eh, binigay ko po sa nanay ko para makainom po siya ng gamot. Sabi po kasi ng doktor, dapat kakain muna siya bago uminom ng gamot para wag pong sumakit ang tiyan niya. Ang bait mo namang bata, nakakatuwa ka. Tumawag nga ng tindera si Marvin at umorder ng pagkain para sa nanay at kapatid ng bata. Miss, pa-take out na lang po ako ng ibang order. Sabay abot nga ng 1,000. Para sa akin po lahat ang in-order niyo, sir? Nanlalaki nga sa gulat ang mga mata ng bata. Oo, para maraming pagkain na maiuwi. Hanggang bukas na yan. Ano nga palang pangalan mo? At saan ka nakatira? Usisa nga ni Marvin, nais kasi niyang balikan ng bata sa ibang araw at dalhan nga ito ng tulong. Justin po ang pangalan ko. Dito lang po ako nakatira po sa dulo at maliit po na eskinita na yun, oh. Sabi nga ng bata, sabay turo nga sa 1 makipot na eskinita. Naputol ang kanilang pag-uusap at lumapit nga ang mekaniko. Sir, tapos na ho ako. Ayos na ho ang kotse nyo. Wika nga ng mekaniko. O mauna na ako sa iyo, Justin ha. Salamat sa pagtawag ng mekaniko para sa akin. Maraming salamat din po sa mga pagkain. Ano nga po palang pangalan nyo? Marvin. Marvin ang pangalan ko. Wika nga nito. Salamat po ulit. O eto pa pala, pambili nyo ng pagkain sa mga susunod na araw. Sabi nga ni Marvin at nagabot nga siya ng 1,000 sa bata. Naku, wag na po sir, nakakahiya naman po. Ang dami nyo na pong tinulong tsaka binigay po sa akin eh. Okay lang yan, para sa'yo yan dahil mabait kang bata. Mag-iingat ka palagi ah. Inabotan din ni Marvin ng 1,000 ang mekaniko pagkatapos na umalis at nagtungo na nga siya sa kanyang dinner meeting. Tuwang-tuwa naman ang bata at ang mekaniko. Jackpot tayo dun ah. Hindi na nga ako nagbigay ng presyo
Binigyan agad ako ng 1,000. Buti na lang at ako ang tinawag mong mekaniko. May pambili na ako ng gamot ng asawa ko, Justin. Salamat ha. Sad nga ng matandang mekaniko. Naku, salamat din po sa tulong nyo. Wika nga ni Justin. Buong gabi ay hindi maalis sa isip ni Marvin ang bata. Naawa siya na isang napaka-cute at mabait na bata at inosente nangunguha ng pagkain sa basurahan. Naisip niya, paano kung hindi siya natigil sa lugar na yon? Paano makakaalis ang bata nang maipit nga ang kamay nito? Iniisip din niya kung saan nga niya nakita ang bata at parang pamilyar nga ito sa kanya. Bago nga siya matulog, iniisip pa rin niya kung sino ang kamukha ng bata. Nakatulugan pa nga niya ang pag-iisip. Pagising nga niya ay iniisip pa nga rin niya nang biglang sumagip nga sa isip niya ang kanyang dating asawa. Singkit ang bata at may cleft chin pa nga ito. Bibihira naman ang katangian na yon. Ang kanyang dating asawang si Regine ay maputi at singkit ang mga mata. Madalas nga niya itong asarin. Dati nawala na nga itong nakikita kapag nakangiti. May cleft chin din ito. Parehas nga sa bata. Hindi mapakali sa magdamag si Marvin kaya naman kinabukasan. Bumalik nga siya kaagad sa lugar. Hinanap niya ang bata sa may karinderya at natuwa nga siya dahil nakita niya kaagad ito. Nakaupo lamang si Justin sa isang upuan at nakasalong baba nga ang siko, nakatukod nga sa lamesa. Nagtaka din siya dahil parang pumayat ang tingin niya sa bata pero naisip niya na baka madilim lang kasi nang una nga silang nagkita. Nilapitan nga niyang bata at hinawakan niya sa balikat. Hi, kamusta ka? Mabuti naman, nagkita ulit tayo. Tara, kain tayo? Saad naman ito? Sino ka po? Ako si Marvin, yung kasama mong kumain dito kagabi. Nakalimutan mo na ako agad? Nagtatakang tanungan ni Marvin at bahagya siyang nainis. Dahil nalimutan siya kaagad ng bata. Hindi po kita kilala. Akmang aalis ang asana ng bata pero hinawakan ito ni Marvin sa braso. Teka lang, hindi ba't magkasama tayo kagabi? Hindi mo ba ako nakikilala? Natakot nga ang bata. Bigla itong umiyak ng malakas. Nataranta naman si Marvin dahil nagtinginan nga ang mga tao sa kanila. Hindi po kita kilala, bitawan niyo po ako. Sigaw pa nga ng bata kaya naman lalong nataranta si Marvin. Binitawan niya ang bata at napatras pa siya. Hindi siya makapaniwala na nakalimutan siya agad nito. Bahagya siyang nadismaya. Nakaramdam kasi siya ng koneksyon sa bata. Magaan ang loob niya dito kaya bumalik na nga siya kaagad na may dalang mga pagkain at konting groceries na pinabili pa nga niya sa kanyang sekretarya. Nakaramdam siya ng inis na sa kabila ng naramdaman niya para sa bata hindi man lamang siya naaalala nito. Inilapag ni Marvin ang mga dalang pagkain at aalis ang asana siya nang biglang may tumawag sa kanya. Sir Marvin! Sigaw nga ng isang maliit na pamilyar na boses na parang excited nga sa pagtawag sa kanya. Paglingon ni Marvin, nanlaki ang mga mata niya. Ito ang batang kausap niya kagabi. Pero sino ang batang umiiyak? Justin? Akala ko, ikaw itong batang umiiyak. Ay naku, kakambal ko po siya, Sir Marvin. Ito po kapatid ko, si Jasper po. Identical kayo, sobrang magkamukha kayo ah. Akala ko ay siya yung kausap ko kagabi. Naku, sorry po, hindi ko po pala nasabi sa inyo na may kambal po ako. Pinatahan na nga lamang ni Justin ang kanyang kapatid. Special child po kasi siya, Sir Marvin. Hindi po siya masyadong nakakaintindi. Hirap din po siyang magsalita tsaka maglakad po. Eh, ako po ang nag-aalaga sa kanya kapag nasa trabaho si nanay. O kaya, tulad po ngayon na may sakit po ang nanay namin. Minsan nga po ay kinakarga ko siya kapag nahihirapan po siyang lumakad. Kwento pa nga ni Justin. Ha? Kinakarga mo siya? Eh parang ang bigat niya para sa katawan mo ha. Ayos lang po yun, sir. Kaya ko naman po magtiis para po wag mahirapan yung kapatid ko eh. Ganun ba? Eh baka gusto niyong kumain muna. Salamat po, hindi pa nga po kami nag-aalmusal at nagtatanghalian, dumidiskarte pa po ako ng pera na pambili po ng pagkain namin. Nagbabarker po ako sa kabilang kalye at may naipon na po akong konti kaso
Nag-aalala din po ako dito kay Jasper kaya bumabalik din po ako dito. Masayang kumain nga ang tatlo. Hindi pa rin kumakain si Marvin, kaya't sinabayan na nga lamang niya ang kambal. Oo nga pala Justin, nang gabing masiraan ako ng sasakyan, ang sabi mo, may sakit ang iyong nanay, anong sakit niya? Hindi nga po namin alam kung anong sakit niya eh. Madalas lang po siyang mahilo tsaka nagsusuka din po siya. Hindi po siya makakain, ang payat-payat na nga po niya eh. Malungkot pa nga na sabi nga ni Justin. Anong sabi ng doktor? Eh, hindi pa po namin siya napapagamot sa doktor. Wala naman po kasi kaming pera pampagamot eh. Tugon nga ni Justin. Ganun ba? Kailangan gumaling ang nanay mo para may mag-aalaga sa inyo at para hindi ka na maghanap pa ng pagkain sa basurahan. Payo naman ni Marvin. Oo nga po. Malungkot na sabi naman ng bata. Kumuha nga ng pera sa wallet niya si Marvin. O heto, 10,000 piso. Itago mo sa bulsa mo yan ay pagamot mo ang nanay mo at bumili kayo ng gamot niya. Wow, nakakaya naman po pero tatanggapin ko na po to sir. Gusto ko pong gumaling ang nanay ko eh. Masayang masaya na sabi nga ni Justin. Huwag ka nang mahiya, isipin mo na lang na kawawa ang nanay mo kapag may sakit siya, hindi ba? Isa pa, pag gumaling na ang nanay mo, makakapagtrabaho na siya muli. Hindi mo na kailangan pang humanap ng pagkain. At lalong-lalo na, sa basurahan, maglalaro ka na lang, gusto mo ba yun? Nakangiting tanong pa nga ni Marvin. Opo sir, gusto ko po yun, maraming salamat po talaga. Abot-abot nga ang pasasalamat ng magalang na bata dito. O sige na, umuwi ka na, dalhin mo kaagad ang nanay mo sa doktor. Ay, kaso po baka po magalit ang nanay sa dala ko pong pera. Hindi yun magagalit, kasi para sa kanya naman yan eh. Sabihin mo na lang sa kanya, nabigayan ng isang kaibigan mo na nagmamalasakit. Sad pa nga ni Marvin. Sige po sir. Nang makauwi na nga si Justin, ay agad nga niyang ibinigay ang pera sa kanyang ina. Nay, kumising na po kayo, ipapagamot ko po kayo. Marahang tinapik nga ni Justin ang kanyang natutulog na ina. Pupungas-pungas pa nga na bumangon nga ang kanyang ina. Ano yun Justin, bakit mo ako ginising? Nay, halika na po, pumunta na po tayo sa doktor, ipapagamot ko na po kayo. Wala tayong pera pang pagamot anak. May nakilala po akong mayamang matanda nanay, binigyan niya po ako ng pera pampagamot po sa'yo. Naawa po kasi siya sa akin eh, ito po yung pera nanay oh. Hindi ko po mabilang, ang dami po kasi. Kaya hindi ko po alam kung magkano po to. Kayo na pong bumilang. Masayang sabi pa nga ni Justin, sabay abot nga sa kanyang ina ng 10,000 pisong bigay nga ni Marvin. Hala anak, ang dami nito ah. Sigurado ka bang binigay ito sa'yo? Gulat pa nga na tanong nga ni Regine. Opo nay, promise po. Eh baka naman may ginawa yung hindi maganda sa'yo, kaya ka binigyan ng pera o baka may kapalit to ha? Nag-aatubiling tanong pa nga ni Regine. Wala po nanay, mabait po talaga si sir. Wala naman po siyang ginawang masama at wala naman pong kapalit yan eh. Nawalan po kasi siya sa akin kasi po naghahanap po ako ng pagkain sa basurahan. Tulong daw po niya yan sa atin. Para kapag nakapagpagamot na raw po kayo, hindi na ba daw po ako maghahanap ng pagkain sa basura. Nisiraan din po kasi siya ng sasakyan. Tapos tinulungan ko po siyang maghanap ng mekaniko kaya po mabait siya sa akin. Mahabang paliwanag pa nga ng bata. Parang naalala ko na yan anak. Siya rin ba yung nagbigay ng mga pagkain sa iyo nung isang gabi? Balik tanaw nga ni Regine. Opo siya nga po yun, mabait nga po talaga siya. Ganun ba? O sige, magbibihis lamang ako tapos pumunta tayo ng doktor. Masayang sabi ni Regine at naawa na nga rin siya kay Justin. Dahil bagamat maliit pa ay siya ang sumasalo ng kanyang responsibilidad buhat ng magkasakit nga siya. Nagtungo na nga sila sa doktor. Ayon sa doktor ay matinding stress, dehydration at malnutrition ang naging dahilan ng sakit nga ni Regine. Bumagsak din ang kanyang potassium and blood sugar. Kailangan lamang niya ng sapat na pahinga at masusustansyang pagkain at may mga gamot at bitamina rin na ibinigay para sa kanya para madaling bumalik ang kanyang sigla. Gumaling na nga si Regine at muli nga siyang nakabalik sa trabaho niya bilang factory worker.
Hindi naman kalakihan ang sweldo niya pero sapat naman na para makakain nga silang mag-iina lang maayos. Nanay, buti na lang po magaling ka na. Masayang sabi nga ni Justin. Oo nga anak eh. Laking pasasalamat natin sa sir na nagbigay sa iyo ng pampagamot sa akin. May konti pang ang natira na sa binigay niyang pere. Kaya ipinamili ko ng sangkap para makapagtinda pa ako ng merienda sa aking mga kasamahan sa pabrika. Hulog siya ng Diyos sa atin, anak. Alam mo ba na ang Diyos ay gumagamit ng mga tao para matulungan tayo? Kaya dapat maging mabait din tayo sa ibang taong nangangailangan. Yung ibang meriendang niluto ko, ibibigay natin sa mga pulubi. Pangaral nga ni Regine kay Justin. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw nawala nga si Jasper. Nasa pabrika noon si Regine at si Justin naman ay nakikipaglaro sa ibang mga bata. Matagal din kasi itong hindi nakapaglaro. Kaya't ngayon na nga na magaling na nga ang kanyang nanay ay naisipan nga niyang makipaglaro sa ibang mga bata sa kanilang lugar. Hindi niya napansin na nakalabas pala ng bahay si Jasper. Dumalaw naman ng araw na yon si Marvin sakto. Nakita niyang nasa karinderya nga si Justin at namimigay ng papel. Oh, hi Justin! Anong pinamimigay mo? May bagong racket ka ata. Masayang bati nga ni Marvin sa bata. Hello po sir, hindi po to racket, nawawala po kasi yung kapatid ko eh. Gumawa po kami ng flyers na may picture po ni Jasper para masabihan kami ng mga tao kung may makakita po sa kanya. Ganun ba? Maaari ko bang makausap ang iyong nanay? Maaari ko siyang matulungang manawagan sa mga radyo. May makakilala rin akong influencers sa iba't ibang social media platforms. Pero kailangan siyang manawagan kasi minor de edad ang kapatid mo. Mungkahi nga ni Marvin. Sige po, malaking bagay po yan sir kung matutulungan mo kami. Sasamahan po kita kay nanay. Hindi po muna siya pumasok sa pabrika para mahanap namin si Jasper. Hinawakan nga ni Justin sa kamay si Marvin at tinakay nga papunta sa kanilang eskinita. Hindi naman maipaliwanag ni Marvin ang kaba ng kanyang nararamdaman nang malamang nawawala nga si Jasper. Nang makarating nga sila sa bahay nila Justin, ay agad na tinawag nga nito ang ina. Nanay! Nanay! Nandito po si Sir! Tutulungan daw po niya tayong mahanap po si Jasper! Sigaw nga ni Justin at nagmamadali namang lumabas ang bahay si Regine. Pero nagkagulatan pa nga sila ni Marvin. Regine, ikaw ba yan? Gulat na tanong nga ni Marvin. Marvin, anong ginagawa mo dito? Halos pasigaw nga na tanong pa nga ni Regine. Tutulong ako sa paghahanap kay Jasper. Paano mo nakilala si Jasper? Actually, si Justin talaga ang naging kaibigan ko. Nakilala ko siya nang minsan akong nasiraan ng sasakyan dito sa lugar niyo. Anak mo sila Jasper at Justin? Natigilan nga si Regine pero marahan lamang itong tumango. Aba, anak mo pala sila. Katakatakang lumaki silang mababait na bata. Buti hindi sila nagmana sa'yo, no? Pangungutya pa nga ni Marvin. Narinig pala ni Anna ang sinabi nga ni Marvin. Matalik na kaibigan ni Regine si Anna. Matapang ito at madalas nitong ipagtanggol si Regine. Hoy, bakit ganyan mo pagsalitaan ang kaibigan ko? Sobra ka naman. Sita ni Anna nga kay Marvin. Bakit nga ba? Bakit hindi mo itanong sa kaibigan mo? Tama na yan. Ang importante ngayon, mahanap natin si Jasper, Marvin. Sana makatulong ka sa paghanap kay Jasper. Tutulong ako, pero hindi para sa'yo kundi para sa mga bata. Dahil napalapit na ako sa kanila. Galit na sambit nga ni Marvin. Tumalikod na nga lamang si Marvin at dun nga naluha si Regine. Mars, bakit pinapayagan mong ganyan kapag salitaan ng lalaking yan? Sino ba yun ha? Ang yabang naman, kala mo kung sino. Yan ang hirap sa mga mayayaman eh. Sad nga ng kaibigan itong si Anna. Mabuting tao si Marvin, Anna. Napakunot no ang kaibigan niya. Mabuti ba ang tawag dyan? Dinukot nga ni Regine ang kanyang lumang wallet. Kinuha niya ang larawan na nasa pinakalikod ng wallet. Iniabot niya ang maliit na larawan kay Anna. Nanlaki ang mata ni Anna. Si Marvin ba itong nasa wedding picture mo?
Asawa mo siya? Gulat nga na saad nga ni Anna. Dating asawa ko si Marvin. Na-frame up ako ng nanay niya, kaya galit siya sa akin. Matapobre kasi ang nanay niya eh. Typical na mayaman, na syempre ayaw sa mahirap na kagaya ko. Kaso, ako ang pinakasalan ni Marvin eh. Isang gabi ay may lalaking pumasok na lang sa silid namin. Pinagtangka na kong gasain. Naabutan kami ni Marvin. Sinabi ng lalaki na may relasyon daw kami. At naniwala naman si Marvin. Ayun, pinalayas ako ng gabing yun. Ni hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanya na buntis ako. Grabe kasi yung ginawa na pangbe-brainwash ng nanay niya. Salaysay pa nga ni Regine. Ha? Nag-anak kayo? Gulat na gulat nga si Anna. Oo, anak ni Marvin ang kambal. Pabulong na sabi nga ni Regine. Eh anong plano mo? Sasabihin mo ba kay Marvin? Usisa ni Anna. Hindi mo na siguro. Gusto ko munang ituon lahat ng pansin at oras ko sa paghahanap kay Jasper sa ngayon. Oo nga, makakabuti nga kung paghahanap muna kay Jasper ang unahin natin. At nakakatense man talaga mawala ng anak eh. Tapos, sumabay pa. Huwag ka na nga lang madaldal, okay? Satin-satin lang. Pero kung tutuusin, ang lungkot naman pala. Hindi mo rin masisisi tong si Marvin eh. Abutan pa naman niya na ang asawa niya may kasama sa kama. Abay, magagalit nga yan pero sana mag-imbestiga muna siya, diba? Pero maldita pala yung nanay niya eh. Sad nga nito. Nadala din kasi ng sulsol ng kanyang ina. Malamang, nanay din niya ang nag-utos sa lalaki na yon na pumasok sa kwarto namin. Malaki talaga ang galit nun sa akin eh. Malamang nga. Tsaka na nga natin pag-usapan yan. Hanapin na natin si Jasper. Ikalawang araw ng pagkawala nga ni Jasper, dumating si Marvin at naabutan nga niyang nakaupo sa labas ng bahay si Regina tumiiyak. Tinabihan niya si Regine at tinapik nga sa tuhod. Huwag ka mag-alala, makikita rin natin siya. Salamat, sana nga. Sad na nga lamang nito. Nakausap ko na nga yung makakilala kong influencers. Kailangan lang nila ng pahintulot mo at tutulong sila sa paghahanap kay Jasper. Nakapagpaset na rin ako ng schedule sa mga radio stations. Sabihan mo lang ako kung kailan ka pwedeng magpunta para manawagan. Salamat ha. Sad na nga lamang ni Regine. Tahimik sila nang biglang may dumating nga ng lalaki. Regine, may nakita daw na katawan ng bata sa may sapa. Tignan mo daw, baka si Jasper yun. Hinihingal pa nga na sabi nga ng lalaking nagtatatakbo papunta kila Regine. Halos mahimatay nga sa sama ng loob at kaba si Regine habang naglalakad sila. Hinawakan ni Marvin ang kamay ni Regine bilang suporta. Pagdating nila sa sapa, ay may kasama nga silang volunteer na lumapit nga sa sapa para nga tignan kung si Jasper yon. Sa kabutihang palad ay unan na korteng tao lang pala ang nakita nila. Nakahinga ng maluwag ang mga tao nang malamang hindi pala si Jasper ang nakita nilang lumulutang sa sapa. Inalalayan nga ni Marvin si Regine hanggang sa makabalik nga sila sa bahay nito. Nang nakaupo na nga sila, napagdesisyonan nga ni Regine na aminin nga kay Marvin ang totoo. Naisip ko lang na paano pala kung si Jasper nga yun at hindi isang unan lamang. Hindi man lamang niya nalaman kung sino ang tunay na ama niya. Sa isip-isip nga nito, anong ibig mo sabihin, Regine? Kabadong tanong nga ni Marvin. Nang gabing pinalayas mo ko, pumasok ang lalaking yon at pinagtangkaan lang niya akong kahasain. Sinubukan kong malaban, pero malakas siya. Hindi ko malilimutan ang ibinulong niya sa akin. Malumanay na kwento nga ni Regine. Anong sabi niya sa'yo? Hindi ba't nobyo mong lalaking yun? Hindi ko nobyo ang lalaking yun, Marvin. Binayaran siya ng ina mo para gahasain ako at para sabihin sa'yo na may relasyon kaming dalawa. Ibinulong niya sa akin na nakasisiguro daw siya na iiwanan mo ako matapos ng gabing yun. Sinabi din niya na nagkamali daw ako ng binangga dahil hindi daw papayag ang mama mo na isang tulad ko lamang ang maging asawa mo. Umiiyak nga na saad nga ni Regine habang nagbabalik tanaw sa gabi na nasira ang kanyang pinangarap na pamilya.
Si mamang nagutos? Naghahasain ka? Oo, ayaw sa akin ang mama mo. Dahil sa tingin niya, pera lang ang habol ko sa inyo. Pero hindi yun totoo, Marvin. Minahal kita ng tapat. Hindi rin totoong karelasyon ko ang lalaking yun. Kahit kailan, hinding-hindi kita lulokohin, Marvin. Sa katunhayan ng gabing yun, sasabihin ko sana sa iyo na nagdadalang tao ako. Napakunot noo si Marvin. At mas nagulat nga. Ano? Nagdadalang tao? Tayo may anak? Emosyonal na tanong nga ni Marvin. Anak mo ang kambal. Tumutulo na nga ang mga luha sa mga pisngi ni Regine. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mariin naman na tanong nga ni Marvin. Pinalayas mo ko ng gabing yon, nang hindi man lamang ako binibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang aking sarili. Paano ko sasabihin sa'yo? Matapos mo kong palayasin, sinubukan pa rin kitang kausapin at sabihin ang tungkol sa aking pagbubuntis pero nahuli ako ng iyong mama at binantaan ako na kapag nalaman mo daw na buntis ako, ipapadukot niya ang ating mga anak. Kapag naipanganak ko na sila, sa takot kong mawala ang mga bata at magulo ang buhay nila, na nahimik na lamang ako at pinilit ko na lamang silang buhayin mag-isa. Natakot ako para sa mga anak natin. Sa maaaring gawin sa kanila, ayokong magulo ang musmus nilang buhay. Madamdaming salaysay, Mary Jean. I can't believe na ginawa yun ni Mama. I mean, alam kong ayaw niya sa'yo. Pero hindi ko akalain nga abot siya sa ganyan. Alam ba ng mga bata? Pag-aalala nga ni Marvin. Hindi ko na idinetalye pa sa mga bata. Para naman, hindi naman masyadong makasama. Total naman, kami lang ang magkakasama dahil ayaw naman sa amin ang tatay at lola nila. Salaysay ni Regine. Kaya pala magaan ang loob ko sa mga bata. Kaya pala hindi ako mapakali nang mawala si Jasper. Anak ko pala sila. Lukso ng dugo, ika nga. Naniniwala kang anak mo sila? Tanong nga ni Regine habang nagpupunas nga ng luha. Oo, ramdam ko naman na anak ko sila. Saad pa nga ni Marvin. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin nila nakikita si Jasper. Nawawala na nga ng pag-asa ang mga naghahanap sa kanya. Isang linggo nang nawawala si Jasper ng araw na yun. Hindi na nga pumapasok sa opisina si Marvin at buong araw nga siyang naghahanap kay Jasper. Kumakain sila sa karinderya ng araw na yun at naisipan nga ni Marvin na kausapin nang masinsinan si Justin. Nasaan pala ang tatay mo? Kabadong tanong nga ni Marvin. Sinusubukan nga kung anong isasagot nga ng bata. Hindi ko po alam eh. Ang sabi lang po sa akin ni nanay ay ayaw daw po sa amin ng lola tsaka tatay ko. Gumawa daw po ng paraan si lola para mapaghiwalay sila ni tatay. Yan lang po ang sabi ni nanay. Di ko pa daw po kasi maiintindihan kasi bata pa raw po ako. Paliwanag nga ni Justin. Pero gusto mo pa bang makilala ang papa mo? Minsan po nalulungkot ako na hindi niya kami gusto pero minsan po naiisip ko na gusto din siyang makilala at makasama. Yung mga kalaro ko po kasi at kaklase, may mga tatay po sila eh. Tinuturuan po sila na magbike tsaka magbasketball. Gusto ko rin nga po sana kaso hindi po marunong si nanay at wala rin naman po kaming pera pambili ng bike o kaya gamit pang basketball. Madamdaming sabi nga ng bata. Ganun ba? Nang pauwi na nga si Marvin, dumaan nga siya sa mall. Bumili siya ng basketball at bike para kay Justin. Dinala niya ang mga to pagbalik nga kinabukasan. Nanlaki naman ang mga mata ni Justin nang makita nga niya ang mga dala ni Marvin. Kanino pang mga yan? Tanong nga ni Justin. Siyempre para sa inyo. Paano po si Jasper? Ah, darating din siya. Babalik siya dito at makakapaglaro din kayo. Tuturuan ko kayong dalawa. Tinuruan nga ni Marvin si Justin na magbike at magbasketball. Masaya sila at sa pagsasama nila ay tila napunan ng pangungulila nila sa isa't isa. At dahil nga araw ding nasa bahay nga ni Regine si Marvin, ay nagdesisyon na nga siyang manatili roon habang hinahanap nga si Jasper. Pwede bang dito na muna ako tumigil hanggang sa mahanap natin ng bunso? Nag-aalala lang tanong nga ni Marvin. Bakit naman? Nagulat na tanong nga ni Regine. Wala lang.
Nangihinayang kasi ako sa oras na nasasayang kapag umuwi ako at bumabalik din dito. Mas productive kung dito muna ako mananatili. Pinakansel ko na rin lahat ng meetings at appointments ko sa ngayon. Habang hindi pa nakikita si Jasper, pwede naman ako dito sa sofa. Paliwanag pa nga ni Marvin. Kung yan ang makakabuti para sa paghahanap kay Jasper, payag naman ako. Pumayag din naman si Regine na sa bahay na nga muna niya mamalagi si Marvin hanggang sa makita nila ang nawawala nga nilang anak. Iniayos nga ni Regine ang sofa kung saan muna matutulog nga si Marvin. Sigurado ka bang ayos lang dyan sa sofa? May katigasan yan at lumang-luma na. Alam kong hindi ka komportable dyan lalo na sanay ka sa mamahalin tsaka malambot na kama. Nag-aalala lang sabi pa nga ni Regine. Sagot naman ni Marvin, hindi ko naman kailangan ng komportableng higaan. Hindi naman ako nandito para magbakasyon. At kahit ano, ay kaya kong tiisin para sa mga bata. Araw-araw pa rin naghahanap ang mga kaibigan at kapitbahay nila kasama si Marvin. Minsan, pinanghihinaan na nga ng loob sila Regine at Marvin pero isang araw ay isang tawag ang gumulat sa kanila. Nagluto ako ng pansit kanto na may nilagang itlog. Baka gusto mong kumain. Nakangiting alok nga ni Regine. Wow, gusto ko yan. Maanghang ba yan? Halos sabot tenga nga ngiti ni Marvin. Siyempre naman maanghang. Alam kong hindi ka kumakain ng hindi maanghang eh. Paborito mo to. Naalala mo pa pala? Tanong nga ni Marvin. Napangiti si Regine ang mapait. Oo naman. Masaya nilang pinagsaluhan ng pansit at itlog pero bigla na nga lamang naging emosyonal si Marvin. Sana makita na natin si Bunso. Nasasabi ka kung makita at mayakap siya. Ipinagdarasal ko ngang sana ligtas siya at sana makabalik na siya sa atin. Ang dami kong gustong ibigay sa kanilang magkapatid eh. Ang daming nawalang panahon na magkasama sana kami. Sana mabigyan pa ako ng pagkakataong makabawi sa aking mga anak. Umiiyak pa nga nasabi nga ni Marvin. Manalig ka lang. Makikita rin natin si Jasper. Malakas ang pakiramdam kong nasa maayos siyang kalagayan. Sana nga Regine. Sa pagtira ni Marvin sa bahay ni Regine, ay mas naging malapit sila sa isa't isa ni Justin. Nakilala rin ng husto ng bata ang kanyang ama. Maging ang dating mag-asawa ay muli naging komportable at malapit sa isa't isa. Madali si pagluto na Regine si Marvin. Alam mo, ang laki talaga ng itinaba ko simula nang nandito ako. Biro pa nga ni Marvin. Grabe ka naman. Halakhak naman ni Regine. Ang sarap po kasi magluto. Alam mo isa yan sa mga dahilan kung bakit ako na in love sa'yo dati. Napakasarap mong magluto. Halatang may kasamang pagmamahal. Nakangiting sabi pa nga ni Marvin. Nambola ka pa. Hirit naman ni Regine. Totoo naman ah. Ngayon lang ulit ako nakakain ng masasarap na pagkain. Paano ba naman kasi? Puro mga masasosyal tsaka hindi naman masarap na pagkain ng kinakain ko halos araw-araw. Isipan nga ang sabi ni Marvin nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Hello? Bati nga ni Marvin sa tawag. Hello sir, may mga kliyente po tayo na nais sanang kunin ang inyong serbisyo. Mga high-end clients po Sir Marvin. Sabi nga ng sekretarya ni Marvin. Please tell them na hindi muna ako makakapagtrabaho kahit pa high-end clients ang kukonsulta. Pasensya na kamo at may family emergency lang ako. Sabi pa nga ni Marvin at nagpaalam na nga siya sa kanyang sekretarya. Oh, high-end clients kamo? Sayang naman ang trabaho mo. Pangihinayang naman ni Regine. Hula yun. Family first, Regine. Baliwala sa akin kahit gaano pa kalaki ang kikitain ko. Ang importante, mahanap natin kaagad si Ray Jasper. Hindi ako matatahimik. Naiisip ko kung kumain na ba siya, nakakatulog ba siya ng maayos. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring hindi maganda sa anak natin. Mahabang salaysay pa nga ni Marvin. Biglang tumayo si Regine at niyakap nga nito si Marvin. Mapalad ang mga anak natin at ikaw ang naging ama nila. Hindi man maganda ang nangyari dati, andito ka naman at pilit tinatamang lahat. Sagot nga ni Regine. Namiss ko yung yakap mo ah. Isa pa nga? Bulalas pa nga ni Marvin habang natatawa.
Alam mo, loko ka talaga. Tumatawang sabi naman ni Regine. Teka nga pala, ano palang apelyido ang nakalagay sa birth certificate ng mga bata? Tanong pa nga ni Marvin. Hindi ko nilagay ang pangalan mo sa birth certificate nila, Marvin. Eh, syempre dati, galit na galit ako sa'yo nang ipinanganak ko sila. Hindi ko rin naman akalaing magkikita pa tayo ulit. Apelyido ko rin ang ipinagamit ko sa mga bata. Mahihiyang pag-ami naman ni Regine. Naiintindihan ko naman ni Regine. Pero pag nakita na natin si Jasper, ipapaayos ko ang mga birth certificate nila. Gusto kong nakalagay ang pangalan ko doon. Gusto ko ring apelyido ko ang gagamitin ng mga bata para kung may mangyari man sa akin, sa kanila mapupunta lahat ng pinaghirapan ko at naipundar ko, pati mga pera at properties ko para sa kanila. Ano ba yung mga sinasabi mo? Nakakatakot naman yan, parang may masamang mangyayari naman sa'yo. Malulungkot ka ba pag may nangyari sa akin? Tanong pa nga ni Marvin. Siyempre naman no, tatay ka pa rin ng mga anak ko. Itigil mo na nga yan. Sagot naman ni Marvin. Normal lang namang pag-usapan ng mga bagay na yan. Kapag nakita na natin si Jasper, maaharap ko na lahat ng kailangang ayusin. Ipapaayos ko ang mga insurances at last will and testament ko. Gusto kong kayo ng mga batang beneficiaries ko sa lahat. Hinawakan nga ni Regine ang kamay ni Marvin. Kumalma ka nga dyan. Ang dami mong gusto. Para kang laging nagmamadali. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kami mawawala eh. Madami ka pang oras para gawin ng mga yan. Pasensya ka na. Lagi kasi ako natatakot na baka mawala kayo uli sa akin. Ipanatag mo ang loob mo. Andito lang kami. Malakas din ang kutob ko na makikita natin si Jasper. Pagpapalakas nga ni Regine sa loob-loob ni Marvin kahit na pati siya nahihirapan. Yan din ang palagi kong dasal. At tila nagmilagro nga at kinabukasan mismo natagpuan na nga nila si Jasper. Gising na Marvin. Madali ka. Magbihis ka. Ginising nga ni Regine si Marvin. Ha? Anong nangyari Regine? Gulat na tanong naman ni Marvin na tila naalimpungatan pa nga. Nakita na daw nila si Jasper. Papunta na sila ngayon dito. Totoo ba yan? Sinong tumawag sa'yo? Masayang tanong nga ni Marvin habang nagmamadaling nagbihis. Si Ana yung tumawag. Nasa kabilang barangay na daw sila. Mayroon daw nakakita kay Jasper na naglalakad. At agad na pinuntahan, nakilala daw nila ang bata dahil sa mga videos na ipinakalat ng mga kakilala mo. Kwento pa nga ni Regine. Salamat naman kung ganon. Nanay, nakita na po nila si Jasper? Oo anak, halika, salubungin natin ang kapatid mo. Naghintay na nga sa labas ng bahay ang dalawa. Halo-halo ang kanilang nararamdaman. Kaba, excitement, takot at kung ano-ano pa. Maya-maya ay dumating na nga si Ana. Naakay nga si Jasper. Tumakbo si Marvin at Regine para salubungin ang kanilang anak. Agad nilang niyakap si Jasper. Nanay! Sigaw nga ni Jasper. Napakadumi ni Jasper kung saan-saan pala ito naglakad. Himalang walang nangyaring masama sa bata. Regine, paliguan mo na si Jasper. Dadalhin natin siya sa ospital para masuri ka agad kung may sakit ba siya o kung may nangyaring hindi maganda sa kanya. Nag-aala lang saad pa nga ni Marvin kay Regine. Napakadumi at nangangayayat nga si Jasper pero umaliwalas naman ito agad ng mapaliguan. Dinala nga nila ito sa ospital at ipinasuri nga ang bata. Wala naman siyang sakit at wala rin siyang injuries. He's very blessed to be in good shape at nakakatuwa na walang nangyari sa kanya sa mga panahong nawala siya pero he is severely dehydrated and malnourished. Hindi ito dahil sa pagkawala niya. Ayon nga, sa pagsusuri, masasabi ko na bago pa man ito nawala ay malnourished na siya. Paliwanag nga ng doktor. Eh ano hong kailangan namin gawin, Doc? Nag-aala lang tanong naman ni Marvin. Kailangan ng bata ng masusustansyang pagkain. Kailangan din niya ng malinis at komportabling tirahan. I also suggest na patignan ninyo sa developmental pedia dahil delayed ang development niya. Resetahan ko rin kayo ng mga gamot at gatas. May kamahalan ng mga ito pero ito ang kailangan para makabawi ang katawan ng bata.
Wika pa nga ng doktor. Dok, wala ho akong pambili ng mamahalin at aminado ho akong hindi malinis at komportable ang aming bahay. Hindi ko rin ho kasi kayang patignan sa developmental pedia ang bata o kahit magbigay ng araw-araw na masusustansya pagkain. Nahihiyang sabi nga ni Regine. It's okay, Regine. Ako nang bahala sa lahat. Sabi naman ni Marvin, sabay tapik sa kamay ng babae. Nagpaalam at umalis nga ang doktor at muling nagkausap ng solo ang dalawa. Mas makabubuti siguro na sa akin muna kayo tumira. Para matutukan natin ang kalusugan ni Jasper, ipapatingin din natin siya sa developmental pedia. Ani nga ni Marvin, nakakahiya naman. Yumuko pa nga si Regine na tila itinatago nga ang kanyang mukha na namumula. Nakakahiya? Anak ko sila Regine. Kung tutuusin lahat ng meron ako ay para sa kanila. Wika pa nga ni Marvin. Hindi ko malamang sila mabigyan ng maayos na tirahan o ng masusustansyang pagkain. Naluluhang sabi nga ni Regine. Pakaramdam niya, nagkulang siya bilang isang ina kila Justin at Jasper at kasalanan niya ang mga nangyayari. Tama na yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong ginawa mo naman ang lahat ng kaya mo. Simula pagkapanganak, ikaw naman ang bumuhay sa kanila. Now, let me do my part. Hayaan mo ako naman ang sumagot sa kanila. Naalagaan ko kayo. Nakangiting sabi naman ng lalaki. Salamat naman kung ganoon. Sa bahay na nga ni Marvin sila umuwi pagkagaling sa ospital. Nais sana nilang sorpresahin ang mga bata pero nang nasa kotse na nga sila ay napansin nga nilang ibang daan ang itinatahak nga nila at hindi pa uwi sa kanilang bahay. San po tayo pupunta? Tanong pa nga ni Justin. Sagot naman ni Regine. Anak, sabi kasi ng doktor kailangan ng komportable at malinis sa bahay ng kapatid mo. Kailangan din daw niya ng masusustansyang pagkain. Tama ng nanay mo, Justin. Kaya doon na muna tayo titira. Talaga po? Masayang tanong nga ni Justin. Oo, bakit ayaw mo ba? Tanong pa nga ni Marvin. Siyempre gusto ko po, pwede po ba tayong maglaro po sa bahay niyo? Bungis-ngis nga na tanong nga ni Justin. Oo naman, ayos lang ba sa inyong maglaro ng kiddie pool? Manood ng movie. Sa malaking TV na parang sinehan tapos nahihihiga ang mga upuan. Meron pang popcorn dun. Mayroon nga rin pala akong PlayStation kung gusto nyong maglaro ng online games. Sad pa nga ni Marvin. Wow, talaga po? Pasigaw na tanong pa nga ni Justin. Oo naman, pwede po bang maglaro si Jasper? Tumangot ang si Marvin. Tayong tatlong maglalaro. Nang dumating nga sila sa bahay ni Marvin, manghang-manghang mga bata, ipinakita na nga sa kanila ni Marvin ang swimming pool, movie room at play area. Pero bago sila makapaglaro, ay kakausapin muna sila ni Marvin. Wow, ang laki-laki naman po ng bahay niyo sir, ang yaman niyo po siguro. Huwag mo na akong tawaging sir, kahit ito Marvin na lang. Nasa sala nga ang pamilya at doon ipagtatapat nga nila Regine at Marvin na ito nga ang tunay nilang ama. Ito na siguro ang tamang oras ngayong nahanap na nga nila si Jasper. Mga anak, may kailangan kayong malaman. Seryosong sabi nga ni Regine. Ano po yun nanay? Sabay na sabi pa nga ng bata. Bumalik na ang tunay niyong ama at gusto sana niya kayong makasama. Sana pagbigyan niyo siya. Bigyan niyo siya ng isa pang pagkakataon. Kabadong saad nga ni Regine. Di ba po ayaw niya po sa atin? Tanong pa nga ni Justin na nangiilid nga ang mga luha. Umiling naman si Regine. Hindi anak, nagbago na. Nagbago na sila. Ang tatay niyo, handa na nga siyang bumawi sa atin, lalo na sa inyong magkapatid. Pangungumbinsi pa nga ni Regine. Ayaw po namin, nanay. Ayaw po namin sa tatay namin. At nagsimula na ngang umiyak ang dalawang bata. Tahan na, hindi naman namin kayo pipilitin kung ayaw niyo pang makita ang inyong ama. Huwag na kayong umiyak at ipapakita ko na lamang sa inyo ang mga mapapagkalibangan niyo sa bahay ko, kahit pa nga ni Marvin.
Sige po, sabay na sabi naman ng kambal. Ipinasyal nga ni Marvin sa kanyang bahay ang mga bata. Matapos ipasyal, naglaro na nga ang mga bata at si Marvin naman ay bumalik na nga sa sala para kausapin nga si Regine. Galit pa rin ang mga bata sa akin. Malalim na buntong hininga ni Marvin. Pasensya ka na, hindi ko gustong magsinungaling sa mga anak ko eh. Kaya nasabi ko ang totoo. Sana sinabi ko na lang na babalik ka pa. Hindi ko kasi alam eh. Nahihiyang, sad pa nga ni Regine. Hindi naman kita sinisisi. Nasaktan ka din. Anong plano mo? Tanungan ni Regine. Pwede bang itago muna natin sa mga bata na ako ang tunay nilang ama? Baka hindi sila pumayag na tumira dito kapag nalaman nila ang totoo. Alam mo naman na kailangan-kailangan ni Jasper na dito muna manirahan. Pakiusap pa nga ni Marvin. Naintindihan ko, sang-ayon naman ako sa plano mo. Isa pa, gusto ko mapalapit muna sila ng todo sa akin. Baka pag malapit na kami, ay matatangkap na nila kapag nalaman nila na ako ang tunay nilang ama. Mukhang magandang plano yan. Susuportahan kita, Marvin. Nakikita ko naman na tapat ang pagnanais mong mapalapit at makasama ang kambal. Sad pa nga nito. Araw-araw nga ay pinaglalaanan nga ni Marvin ng panahon na mapalapit nga sa mga bata. Palagi silang naglalaro at sabay din silang kumain. Minsan pa nga, sa tabi nga ni Marvin natutulog ang mga bata. Kinagawa na rin niya yun para din sa kanyang ex-wife. Bumalik na nga sa pagtatrabaho si Marvin pero sinisiguro pa rin niya na may oras pa rin siya para sa kambal at syempre para din kay Regine. Family day sa preschool na pinapasukan ngayon ang kambal. Pupunta kami sa Sabado sa family day sa eskwela ng mga bata. Baka lang gusto mong sumama? Nahihiyang tanungan ni Regine. Family day? Syempre. Nanlaki ang mga mata ni Marvin. Sabik siyang maging parte ng buhay ng kanyang mga anak. Talaga po, tito? Sasama po kayo? Sabat nga ni Justin nang marinig niya ang pag-uusap nga ng dalawa. Oo naman, bakit naman hindi? Tanong nga ni Marvin at pinaupo nga niya si Justin sa kanyang tabi. Wala po kasi kaming tatay na may sasama, masaya po ako kung sasama ka. Dagdag nga ni Justin. Eh Justin, baka naman gustong sumama ng tatay mo sa family day. Payagan mo na. Sinusubok nga ni Marvin kung anong isasagot ni Justin. Ayoko po, tito. Ayoko pong kasama ang tatay namin. Ikaw po ang gusto naming makasama eh. Ayaw niyo po bang sumama sa amin? Biglang malalungkot pa nga si Justin. Siyempre gusto ko. Anong oras ba yan? Tanong nga ni Marvin. Sa umaga po, may meeting po ba kayo? Muling tanong ng bata. Nako, may meeting ako niyan eh. Kitang-kita ni Marvin na nalungkot ang mga bata. Yumuko sila at tila paiyak na nga nang bawiin ni Marvin ang pangaasar sa mga bata. Joke lang. Siyempre family day ako pupunta. Ang boring kaya ng meetings. Sa family day niyo sigurado akong mag-enjoy tayo. Sad na nga ni Marvin at napapalakpak pa nga ang kambal. Tito naman eh, pinapagaba mo po kami. At tinalunan na naman ng mga bata si Marvin at tila nire-wrestling nga ito. Dumating ang araw ng Sabado, maagang nagising nga ang mga bata pero mas maaga pang nagising sa kanila si Marvin at naghanda na nga sila para sa family day. Ang taas ng energy mo ah, masyado ka atang masaya. Pangasar pa nga ni Regine kay Marvin. Unang family day ko to na madadaluhan kaya super excited talaga ako. Tatay na talaga ako. Sana nga lang sa susunod, attend ako ng family day na alam nilang ako ang tatay nila. Nakaiting sabi pa nga ni Marvin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Darating din tayo dyan. Salamat sa suporta mo, Regine. Sad pa nga ni Marvin. Naging masaya nga sa family day ng kambal. Marami silang games na nasalihan. Kasama nga ang kanilang amang si Marvin. Nanalo din sila sa iba pang palaro. Masaya si Regine dahil nakita niya na talaga namang kinagawa ni Marvin ang lahat para nga mapalapit sa mga bata. Matapos ang family day, namasyal pa nga sila. At pagkatapos ay umuwi na nga.
Pagod na pagod ang kambal at binuhat na nga lamang sila ni Marvin mula sa kotse papunta sa kanilang kwarto. Naghanda naman ang kape si Regine sa kanilang balkonahe. Tara, magkape muna tayo. Makangiting alok nga ni Regine. Oo ba? Hanggang ngayon pala talaga. Mahilig ka pa rin sa kape, no? Kahit tanghaling tapat na. Hapon o gabi, nagkakape ka. Hindi ka ba nahihirapang matulog? Pagtataka pa nga ni Marvin. Hindi naman. Sanay na rin kasi ako eh. May bako. Salamat Marvin ha. Pinasayaw mo ang mga bata. Seryosong sabi nga ni Regine. Ako nga ang sumaya eh. Hindi ko may paliwanag yung saya na nararamdaman ko kapag kasama ko ang mga bata at tuwing nakikita kong masaya sila. Pagtatapat pa nga ni Marvin. Huwag kang mag-alala. Mabibigyan ka rin nila ng isa pang pagkakataon. Pangako, tutulungan kita at kapag natanggap ka na nila, sana hindi mo sirain ang kanilang tiwala sa'yo. Maging mabuting ama ka sa kanila. Sad pa nga ni Regine. Oo naman Regine. Pangako, hinding-hindi ko sisirain ang tiwala niya sa'kin. Hinawakan nga ni Marvin ang kamay ng babae. Regine, mabibigyan mo pa ba ako ng isa pang pagkakataon? Nag-aalalang tanong nga ni Marvin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Regine. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo. Hindi kita binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Alam kong nagkamali ako. Dapat nagtiwala ako sa'yo pero nagpadala ako sa galit. Handa akong ituwid ang aking mga pagkakamali. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para buuin ang ating pamilya. Mahal na mahal pa rin kita, Regine. Nais ko na sanang maging isang pamilya tayo ng mga bata. Mahabang salaysay pa nga ni Marvin. Nakita ko naman ang effort mo sa pagbawi sa aming mag-iina. Mahal pa rin naman kita, Marvin. Ang totoo kahit nung mga panahong galit ako sa'yo, hindi ko maitatanggi na mahal pa rin kita. Lahad nga ni Regine. Talaga? Handa ka nang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Napatayo si Marvin. Oo naman, Marvin. Nais kong mabuo ang ating pamilya para sa mga bata. Inaamin ko na dati nagalit ako sa'yo pero totoo nga siguro yung sinasabi nila na time heals. At kapag nawala na ang galit, dun mo marirealize na kahit nagalit ka sa isang tao, pwedeng mahal mo pa rin sila. Pero para ba sa mga bata lang? Paano ako? Hindi. Di ba nga mahal pa rin kita? Iba na kasi ngayon. Lahat ng gagawin natin dapat kinoconsider na rin ng mga bata. Sangayon ako dyan. Pero pwede mo nating ipaalam na sa mga bata? Oo naman. Sa tingin ko naman matutuwa ang mga yun dahil gusto ko naman nila. Oo nga eh. Sana matuwa talaga sila. Kasal pa rin naman tayo, Marvin eh. Pero syempre, hindi natin masasabi yan sa mga bata. Oo nga no. Mag-asawa pa rin tayo kung tutuusin. So maaari ka na bang sa kwarto ko matulog mamaya? Pili yung tanong pa nga ni Marvin. Puro kakalukuhan. Ang bilis mo naman ata. Tumigil ka nga at baka marinig ka pa nga ng mga bata. Hindi rin naman maitago ni Regine ang kilig na nararamdaman. At isa pa, nangulila din naman siya ng maraming taon. Nagkabalikan na nga ang dalawa at ipinaalam na nga nila sa mga bata na magnobyo at nobya na nga ulit sila. Mag-asawa na ulit sila. Kaya nang inaasahan na tuwa naman ang mga bata, lalo na si Justin. Naging mas malapit sila sa isa't isa. Si Jasper naman, pinapatingin nila sa developmental pedia. Delayed nga daw ang bata pero makakaya naman kapag patuloy ang kanyang therapy. Mabuti na nga lamang at natustusan na nga ni Marvin ang pagpapagamot at pagpapaterapy kay Jasper. Nakikita naman nila ang pagbabago nga sa bata. Isang araw kumakain nga ang pamilya nang biglang dumating nga si Doña Mara. Anong ginagawa mo dito, Mama? Napatayo nga sa gulat si Marvin. Ako ang dapat na magtanong sa iyo niyan. Anong ginagawa mo dito? At bakit kasama mong babaeng yan? Magpapaloko ka ba ulit? Nagpupuyos pa nga na saad nga ng matanda. Ma, alam ko na ang ginawa mo. Hindi ako niloko ni Regine. Ikaw ang kumuha ng tao na gagahasa sa kanya.
sinet up mo siya. Magpapanggap na nobyo niya. Hindi ko maintindihan kung paano mo yun nagawa sa akin. Sumbat ni Marvin nga sa kanyang ina. Hindi yan totoo. Binibilog lamang niya ang ulo mo. Pagtanggi nga ng matanda. Tama na mama. Kahit alang-alang lamang sa mga apo niyo. Nakiusap nga si Marvin nang makita nga na nag-iiyakan ng mga bata at natakot nga sila at naguluhan sa mga sinasabi ng matandang bisita nila. Nalingid sa kaalaman nila ay lola pala nila. Sad nga ni Doña Mara. Anong mga apo ang sinasabi mo? Wala naman kayong anak ng babaeng yan, hindi ba? Sasabihin pa lang po sana niya sa akin na nagdadalang tao siya ng gabi na pinagtangkaan siyang gahasain ng tauhan mo. At naniwala ka naman? Matalino ka, iho. Bakit ba nagpapaloko ka sa babaeng yan? Anak ko sila, mama. Ramdam ko sa puso ko na sa akin sila. Hindi ka man lamang ba nagpa-DNA test? Sang-ayon ho ako sa DNA test. Alam ko sa sarili ko na naging tapat ako kay Marvin. At nasisiguro ko nga na anak niya ang kambal. Kahit na magpa-DNA test pa ho kayo. Hindi na nga makatiis pa si Regine. At sumabat na nga ito sa usapan ng mag-ina. Hindi na kailangan, Regine. Ma, wala akong kahit na konting pagdududa sa mga bata. Anak ko sila, alam kong sariling dugo at laman ko sila. Alam ko namang hindi ka nagdududa. Pero para sa ikatatahimik ng lahat, magpa-DNA test na lang kayo ng mga bata. Gusto kong patunayan sa mama mo na anak mo nga ang mga bata. Totoo po bang naririnig namin? Kayo po ang tatay namin, Tito Marvin? Umiiyak pa nga na sabi nga ni Justin. Nagkatinginan nga si Marvin at si Regine. Matagal nilang pinlano ang pagtatapat sa mga bata pero nasira yun dahil nga sa mama ni Marvin. Totoo yun, mga anak. Ang Tito Marvin ninyo ang inyong ama. Kumukuha lamang kami ng tiyempo para sabihin sa inyo, paliwanag ni Regine. Ma, umalis na ho muna kayo. Pakiusap naman ni Marvin sa ina niya. Aba, at pinapalayas mo pa ako sa pamamahay mo. Gulat na tanong nga ng matanda. Kailangan ho namin kausapin ang kambal tungkol sa sinabi ninyo. Babalitaan na lang ho namin kayo sa resulta ng DNA test kung yan ang gusto nyo. Muling pakiusap na nga lamang ni Marvin. Pagsisisihan mo to, iho. Hindi mo na dapat pinapasok sa buhay muli ang babaeng yan. Pasigaw na sabi pa nga ng matanda. Tama na, mama, please. Gigil na sabi naman ni Marvin. Umalis na nga rin ang matanda pero nagbanta pa nga ito bago tuluyang umalis. Regine, hindi pa tayo tapos. Hindi kita pinabayaang pagsamantalahan ng anak ko dati at hindi ka pa rin magtatagumpay ngayon. Habang nabubuhay ako, poprotektahan ko ang aking anak. Sigaw nga ng matanda at tuluyan ang umalis. Nang makalis na nga matanda, hinarap ng mag-asawa ang kanilang mga anak. Yung matandang babae po ba kaninang lola namin? Tanong naman ni Jasper. Oo, anak. Siya ang aking mama. Nanay, di pa po. Ayaw sa atin ng tatay at lola. Bakit po ngayon nandito sila? Inosenteng tanong nga ni Justin, pero bakas ang sama ng loob. Anak, patawarin mo ko. Bata pa kasi ako dati. Minsan may mga nagagawa talaga tayong mali sa buhay o kasalanan pero tao lamang tayo, anak. Ang importante, matuto tayong bumawi mula sa pagkakamali natin. Salaysay nga ni Marvin. Pero ang tagal niyo po kaming iniwan. Naghahanap pa po ako ng basura para may makain lang kami. Tapos ang yaman-yaman niyo po pala, pinabayaan niyo po kaming mahirapan. Humahagulgol pa nga na sabi nga ni Justin. Sinubukan nga itong yakapin ni Marvin pero tumakbo ang bata at nagkulong sa kwarto. Mukhang wala nang pag-asa na mapatawad ako ng anak natin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Kakausapin ko si Justin. Umakyat nga si Regine sa kwarto ng mga bata. Nadatnan nga niyang nakasubsub sa kama si Justin at umiiyak. Anak, ayos ka lang ba? Tanong nga ni Regine. Nay, ayos lang po ako. Masama lang po talaga yung loob ko. Kay Tito Marvin. Sambit ng batang umiiyak. Umupo sa tabi nila si Jasper. Mapait naman siya eh. Pati na natin siya. Medyo pautal-utal pa nga na sad ni Jasper. Oo nga, anak. Bumabawi naman ang tatay mo sa inyo, diba? Mahal na mahal niya kayo. Patawarin niyo na siya. At ayaan mong magpakatatay siya sa inyo.
Hindi naman kasi niya alam na dati may anak kami. Marahang paliwanag nga ni Regine. Eh baka po iwan niya tayo ulit, sabi ni Justin na nagpupunas pa nga ng luha. Sumabat naman si Marvin na nasa may pintuan lang pala ng kwarto. Hinding-hindi na tayo maghihiwalay anak. Hindi ko kayo iiwan kahit anong mangyari. Sana lang mapatawad mo ko at pabayaan mong mahalin ko kayong magkapatid, pati na rin ang nanay niyo. Emosyonal nga na sabi nga ni Marvin. Sige po, pinapatawad ko na po kayo tatay, sorry din po. Nakangiti na nga ring saad ni Justin kahit na nga naluluha siya. Dahil this time, tears of joy na nga. Talaga? Maiksing tanong naman ni Justin pero masayang-masaya nga ang puso niya. Sabay na sumagot ang kambal ng opo. Pwede bang huwag niyo akong tawaging Tito Marvin? Tatay na lang itawag niyo sa akin. Pakiusap nga ni Marvin. Opo, Tito. Ay, tatay po pala. Humalakak na nga, nasabi ni Jasper. Nagtawanan na nga lamang sila at niyakap ni Marvin si Regina at ang kambal. Simula ng araw na yun, ay mas naging masaya sila. Sumailalim nga rin sila sa DNA test sa kahilingan na nga lamang din ni Regine. Lumabas din naman ang resulta na anak nga ni Marvin ang kambal. At dahil napatunayan sa DNA test na mga anak nga ni Marvin ang kambal, muling naghanap ng paraan ng mama ni Marvin para mapaghiwalay sila ni Regine. Bumalik nga sa bahay ni Marvin ang mama nito. Sa pagkakataong to ay kasama na nga ang dating fiancé ni Marvin. Mama, ano na naman ba to? Bakit kasama si Carol? Hindi ho ba talaga kayo titigil na mapaghiwalay kami ni Regine? Galit na tanong pa nga ni Marvin. Talagang hindi ako titigil, anak. Hindi ako makakapayag na makapasok sa pamilya natin ang babaeng yan. Galit na sabi nga ni Doña Mara. Bumaling naman si Marvin kay Carol. Bakit nagpapagamit ka kay Mama? Alam mong matagal na tayong tapos. Sad pa nga ni Marvin kay Carol. Sabi ko naman sa'yo, deserve mo ang lalaking magmamahal talaga sa'yo na hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo. Hindi naman tayo nag-break, Marvin. Technically, we are still in a relationship. Giit pa nga ni Carol. Hindi nag-break? Hindi ba't pinaliwanag ko na sa'yo na pinagbigyan ko lamang si Mama sa pakiusap ng ligawan kita? Hindi tayo nagmamahalan, Carol. Magiging miserable lamang tayong pareho kapag naikasal tayo na walang pagmamahal. Paalala nga ni Marvin. Pero magnobyo at nobya pa tayo. Pagpupumilit pa rin ni Carol. Kasal pa rin kami ni Regine sa mata ng Diyos at ng batas. At sa puso namin, kasal pa rin kami. Hindi tayo maaaring ikasal o maging magnobyo at nobya. Paliwanag ni Marvin. What? Sabi ng mama mo, annulled at invalid na ang kasal nyo. Totoo yan. Peke ang kasal nyo. Gate pa nga ni Doña Mara. Nakakuha ako ng kopya ng marriage certificate namin. Kaya't imposibleng peke to. At maging peke man ho ay paulit-ulit kong pakakasalan si Regine dahil siya lang ang babaeng laman ng puso ko. Madamdaming sabi nga ni Marvin. Tita Mara, they are legally married. We can't interfere with that at ayokong ma-involve kung kasal pa pala sila. Ayokong maging mistress, tita. Galit na saad nga ni Carol. At umalis na. Mama, tama na. There's nothing you can do na makakapaghiwalay sa amin ni Regine at ng mga bata. Matinding pakiusap pa nga ni Marvin sa kanyang ina. Mama mo ko, iho. Hinding-hindi ako papayag na mapariwara ka. I will find a way na matauhan ka at iwan mong babaeng yan. Pagbabanta pa nga ng matanda at umalis na nga ito. Nang nakalis nga si Doña Carol, ay tinangkang kausapin nga ni Marvin si Regine pero nagtatampo nga ito sa kanya. Hoy, bakit kanina ka patahimik dyan? Lambing nga ni Marvin kay Regine. Tinangka niyang kurutin ang pisngi nito gaya nga nang madalas niyang gawin pero umiwas nga ito. May problema ba tayo? Nag-aalala lang tanong nga ni Marvin. Wala. Maiksing sagot nga ni Regine. Nahalata namang may kinikimkim. Dahil ba to sa pagpunta dito ni Mama? Regine naman, alam naman nating pareho na paulit-ulit yung gagawin ni Mama hanggang sa maghiwalay tayo pero hindi ba't ipaglalaban natin ang isa't isa ang pagmamahalan natin? At promise,
Gagawa talaga ako ng paraan para hindi na tayo magulo ulit ni Mama. Alam ko naman na tanggap ko. Matatagalan bago tumigil si Mama pero ang nakakasama lang ng loob, hindi mo nasabi sa akin ang tungkol sa fiancé mo. Bulalas ni Regine. Teka, nagsiselos ka ba kay Carol, Regine? Nakangising tanong pa nga ni Marvin. At bakit ka natatawa? Wala namang nakakatawa. Pagsusungit ni Regine. Ganito kasi ang kwento niyan. Pinilit lang talaga ako ni Mama na pakasalan si Carol. Sinubukan ko lamang siyang pagbigyan. Pero it didn't work out. Talagang hindi ko mahal si Carol. At dun ko mas na-realize na ikaw lang talaga sa puso ko. Kaya naging tapat naman ako. Sinabi ko ang totoo. Naiisang babae lamang ang laman ng puso ko at hindi pa rin naman ako nakaka-move on. Hindi niya tinanggap ang paliwanag ko kaya pakiramdam niya kami pa rin hanggang ngayon. Pero sa akin wala na. Pinaniwala kami ni Mama na peke ang kasal natin pero nang makauwi ako dito sa Pilipinas, napatunayan kong hindi peke ang kasal natin. Mahabang paliwanag nga ni Marvin. Naku Marvin ha, siguraduhin mo lang talaga na wala nga kayo talaga ng babaeng yun. Banta pa nga ni Regine. So aminado ka nga nagsiselos ka. Natatawang tanong pa nga ni Marvin. Oo na, nagsiselos na, masaya ka na? Nagpipigil na nga lamang na tawa ni Regine. Medyo na flatter ako at kinilig ha. Kinikilig ako na nagsiselos ka kasi ibig sabihin mahal na mahal mo talaga ako. Mapang-asar nga, nasabi ni Marvin. Ewan ko sa'yo, puro kakalukuhan. Pero teka, ano bang gagawin natin? Pabayaan na lang natin ang Mama mo na paulit-ulit tayong subukan maghiwalay? Hintayin na lang ba natin na mapagod siya? E paano pag lagi siyang manggulo? Seryosong tanong pa nga ni Regine. Hindi natin siya hihintayin mapagod. Lilipat na lang tayo sa ibang lugar. Malayo sa kanya. Pwede tayong lumipat sa probinsya o kaya sa ibang bansa. Suwestyo ni Marvin. Handa kang lumayo para sa amin? Kaya mo bang maiwan ang lugar na nakasanayan at kinalakihan mo? Well, hindi magiging madali pero lahat naman kaya kong gawin para sa inyo ng mga bata. Lahat handa akong gawin para sa pamilya natin, Regine. Ipaglalaban ko kayo. Marami na tayong nasayang na panahon kaya hindi ko na yun gagawin pa this time. Sabi nga ni Marvin, sabay yakap nga sa bewang ni Regine. Napagdesisyon na nilang lumipat ng Canada pero bago pa man sila makapagsimulang magayos ang kanilang papeles, nalaman ni Doña Mara at muli siyang pinuntahan nito. Iho, ano tong nababalitaan kung magmamigrate ka na raw? Kayong lahat sa Canada. Nababahalang tanungan ng matanda. Yes ma, naiintindihan ko namang hindi mo talaga matatanggap ang aking mag-iina. At hindi ka titigil sa kakahanap ng paraan para mapaghiwalay ulit kami kaya naman napagdesisyonan na nga lamang namin na lumipat sa Canada. Para sa atin din tong lahat. Para matahimik ng buhay natin. Pati ikaw ma, paliwanag ni Marvin. Ang layo ng Canada anak. Baka hindi na tayo magkita. Nababahala at malungkot naman na sabi nga ni Doña Mara. Malungkot din akong malayo sa'yo ma. Pero hindi kasi namin kaya na paulit-ulit na pagsubok mo na paghiwalayin kami. Hindi rin yun magandang kalakihan ng mga bata, ng mga apo mo ma. Marahang paliwanag ni Marvin sa kanyang mama. Titigil na ako anak. Huwag niyo lang akong iwan dito sa Pilipinas. Alam mo namang wala nang yung ama. At solo anak lang kita. Aminado naman akong naging masama ako. Sa mag-iina mo wala akong ibang hinangad kundi ang protektahan ka lamang. Umiiyak nga na sabi ng mama ni Marvin. Bigla namang nagsalita si Regine. Kahawak kamay nito ang kambal. Baka naman maaari pa kaming magsimula muli. Nang iyong mama, handa naman akong patawarin siya kung matatanggap niya kami ng mga bata. Nakangiting sabi ni Regine, patawarin mo ako sa mga nagawa ko iha. Huwag na kayong umalis ng Pilipinas. Pangako, titigil na ako sa panggugulo. Pakiusap nga ng matanda. Tay, huwag na po tayong umalis. Kawawa naman po si Lola kung mag-isa po siya dito sa Pilipinas. Sabi nga ni Justin sabay yakap sa kanyang lola. Ngumiti si Marvin at kumindat sa kanyang anak.
Huwag ka pong maghalala, Lola. Andito lang po kami ni Jasper. Hindi ka po namin iiwan mag-isa. Papayag naman po si tatay na huwag na lang pong umalis ng Pilipinas eh. Kapag nalulungkot ka po, o kapag mag-isa po kayo, pumunta lang po kayo dito sa bahay namin para po maging happy ka na po. Inosente, pero makabuluhang, sabi ni Justin. Ilang beses ko kayong tinangkang guluhin. Hindi ka ba galit sa akin? Umiiyak nga na tanungan ni Doña Mara. Dati po galit po ako kay tatay. Sobrang hirap po kasi ang buhay namin. Minsan po, naghahanap lang po ko ng pagkain sa basurahan pero nagbago na po si tatay at handa na po siyang ipaglaban kami kaya masaya na po kami. Kung hindi ka na po galit sa amin ni nanay, pwede ka rin po maging happy. Sabi po kasi ni mama kapag daw po wala daw po tayong hatred sa puso natin, mas magiging masaya po tayo. Sad nga ni Justin sabay yakap sa matanda. Salamat, iho. Wika nga ng matanda, nanaluluhan na nga rin. Kakain na ho kami ng tangalian, Doña Mara. Sabayan niyo ho kami. Aya pa nga ni Regine at nakangiti pa nga sa matanda. Huwag mo na akong tawagin, Doña. Mama na lang ay tawag mo sa akin. Nakangiting sabi pa nga ng matanda. Naluha naman si Regine. Kahit ng mga panahong nagsasama pa nga sila ni Marvin, hindi ito payag na tawagin niya itong mama. Sige po, kaya na po tayo, mama. Muling sabi ni Regine, isang gabi na matutulog na nga sana sila. May surprise si Regine kay Marvin. Marvin, salamat at hindi mo ko sinukuha na. Masaya ako na buo na ang ating pamilya. Masaya ako na kasama kita ngayon. Naglalambing na sabi nga ni Regine, sabay yakap sa asawa niya. Ako din naman masaya. Teka, parang sobrang lambing mo ata ngayon ah. Biro nga ni Marvin, may surprise kasi ako sa'yo. Umupo si Regine at nasa likod na nga nito ang kanyang kamay. Ganito na lang, pagbilang ko ng tatlo, sabay nating ipapakita ang ating mga surpresa sa isa't isa. Sad nga ni Marvin dahil may surpresa nga din daw ito sa babae at nasa likuran din ang kamay niya. Game ako dyan, nakangiting sabi naman ni Marvin. 1, 2, 3, sabay nilang bilang. Sabay nga nilang inilabas ang kanilang mga sorpresa ang hawak ni Regine ay pregnancy test na nagpapakitang buntis siya at ang kay Marvin naman ay isang singsing na may malaking bato. Buntis ka? Halos pasigaw na sabi ni Marvin. Oo, buntis ako. 2 buwan na pala tong tiyan ko. Ni hindi ko napansin. Masayang bida nga ni Regine. Salamat naman sa Diyos at magiging tatay na pala ako. Eh ikaw? Bakit singsing ang sorpresa mo? Will you marry me again? Tanungan ni Marvin at bumaba nga ito sa kama para lumuhod pa nga muli sa tuhod niya. Puro ka talaga kalokohan, kasal na nga tayo dati, diba? Natatawang sad nga ni Regine pero kinikilig talaga siya. Gusto lang kitang pakasalan ulit at magsimula tayo ng bago nating pagsasama. Bagong baby, bagong kasal, bagong buhay, next naman bagong bahay. Halakak nga ni Marvin. So ano na, pakakasal ka ba ulit sa akin ng sakit na kaya ng tuhod ko? Pagbibiro pa nga niya. Oo naman, pakakasalan kita ulit. Kahit pa ulit-ulit mo pa akong yayain, yes pa din ang sagot ko. Masayang sabi ni Regine. Mahal na mahal kita, Regine. Sagot naman ni Marvin. Mahal na mahal din kita, Marvin. Sabi naman ni Regine. Hindi na tumuloy sa Canada ang pamilya ni Marvin. Tumupad naman sa usapan si Doña Mara, naging malapit din ito sa kanyang mga apo. Natanggap na nga rin ang matanda na isang mahirap tulad nga ni Regine ang minahal ng kanyang anak pero hindi nga mahalaga yon ngayon dahil ang mahalaga, busilak ang puso at mahal na mahal ang kanyang anak. Ikinasal nga muli si Regine at Marvin. Sila Justin at Jasper ang naghatid kay Regine sa altar. At makalipas nga ang ilang buwan, nanganak na nga rin si Regine ng kambal ulit. Pero babae na this time. Naging napakasaya ng kanilang pamilya, lalo na't hindi na rin tutol si Doña Mara sa kanilang pagsasama. Naging mahina man noon si Marvin, bumawi naman siya sa kanyang pamilya. Mas naging matatag siya at ipinaglaban niya ang kanyang asawa at mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan
ni na Regina at Marvin. Nahinadlangan man, pero nanaig pa rin ang kanilang pagmamahal dahil ika nga, love conquers all. At dito na nga po Susan Opaga, Mary Nicolas, Leonisa, Ebale, Presbyteros Rose, Maria Alicia, Lenjen, Wilma, Lavina Galang, Imelda Forteza, Zenaida Porter, Happy Ann Theater, Presbyteros Rose, Grace Cubar, Merly Lynn, Hami Renato, Prince Blue, Emily Borac, Anita Hernando, Geraldine Benlot, Gustas Rafanan, Renato, Erlinda Chong, Presbyteros Rose, Emily Borac, Neva Fajardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay.